1, 2, 3, come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito medyo masama pa rin ang pakiramdam natin. Pero hindi ako pumasok today kasi nga sobrang sama talaga ng pakiramdam ko kaninang umaga. Sabi ko parang kailangan ko ipagpahinga. Kaya guys, nandito lang tayo ngayon sa loob ng bahay at nakagigising ko nga lang at kakapananghalian ko lang ng lugaw, charot. So eto, syempre shoutout tayo sa lahat ng kaibigan natin na lagi nakatutok dito sa araw-araw na sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog na ngayon meron na tayong 15,000 subscribers. Yay! So yun, thank you so much sa walang sawang support at pagmamahal, lalo-lalo na syempre sa lahat ng nakatutok dito araw-araw. So shoutout din kay Christine Ann Perez. So yun, kamusta ka naman dyan, amiga? So eto nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, sabing ganun, Mama Sam, anong masasabi mo na ginamit daw ni Celeste Cortese ang evening gown ni Chris Nangrabides ng Magesha bilang judges dito sa Thailand, sa Miss Universe Thailand? To be honest, hindi na, ma'am. Kaparehas lang. Kayo naman, kung makapag-react naman kayo, kalam ninyo walang pambili ng gown si Celeste Cortese. Actually, kasi in demand kasi ngayon yung evening gown ni Chris Nangrabides. Yung, kumbaga, marami talagang nagkagusto sa gown na yon. And then, ayun nga, so hawig lang, hindi naman siya talaga yung gown ni Chris Nangrabides. Kung mapapasinin ninyo, dito kasi yung kay Chris Nan, wala siyang color black. Ito kasi kay Celeste Cortese, meron siyang strap dito, tapos meron siyang black dito at black sa gilid. So, malayo naman guys yung itsura para masabi mo na yun mismo yung ginamit ni Chris Nangrabides nung lumaban siya dito sa Miss Universe Philippines. I think hawig na hawig lang. Yan. So, yan. Kaya, doon sa mga nagsasabi na, ko, ito si Celeste, walang pambili ng gown. Ano ba? Meron naman, syempre, si Celeste pa. Diba? Diyos ko, ang yaman-yaman na ni Celeste kasi nanalo yan dyan sa Miss Universe Philippines. At saka, syempre, kumbaga, in demand na ngayon si Celeste Cortese. Carry niya na yan, yung mga ganyang mga gown. At marami, syempre, yung nagpapahiram. Diba? At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman masasabi mo? Vina, sinabi niya, Miss Universe Thailand is my last contest na. Yung Miss Universe Thailand 2023. Ako, nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi syempre, di ba, parang si Vina kasi, alam naman natin na talagang maraming mga tagahanga, maraming mga nangangarap na gusto siyang mailaban sa international pageant, lalo na sa Miss Universe. Maraming may gusto kay Vina. Kumbaga, parang lahat talaga nag-aabang kay Vina na sana makasali uli. Pero kasi, sabi ko nga, kung hindi naman para sa kanya, bakit ba natin pipilitin? Hayaan na natin yung destiny na magbigay kay Vina ng magandang kapalaran kung saan man siya. Siguro hindi para sa kanya yung pageant, hindi para sa kanya yung Miss Universe. Malay mo, in the future, ma-appoint siya sa Mrs. Universe. So, diba? Kasi doon lang naman may opportunity na makasali pa itong si Vina. Kasi sa ibang pageant naman, hindi naman na siya qualified kasi na may asawa na siya. So doon sa Mrs. Universe, ayun sa mga Mrs. Universe, Mrs. World, I think pwedeng-pwede itong si Vina kasi magaling. Tapos alam mo yon, caliber. So ibig sabihin, may chance pa rin siya in the future na makalaban sa mga ganitong klaseng pageant. So abangan lang natin, malay mo naman. For now, syempre kinoclose muna ni Vina yung kanyang door sa beauty pageant kasi alam ko sasali na siya sa pupunta na siya ng Bollywood, magiging Bollywood star na siya. Oh, 'di ba? So
congratulations pa rin kay Vina. At naniniwala ako in the future, mararating pa rin ni Vina yung beauty pageant na yan. Mali mo nga sa Mrs. Universe, di ba? So yun, hindi natin alam, di ba? Sino nakakaalam? At para sa sumunod naman na chika, speaking of Vina, Mama Sam, tingin mo, pareha sila ng kapalaran ni Pauline na hindi nakalaban sa Miss Universe, na tatlong beses nga sumali sa national pageant ng Miss Universe. To be honest, ako para sa akin, hindi ko makumpara kasi syempre iba yung kapalaran ni Pauline, iba yung kapalaran ni ano ni Vina. So yun, parehas lang sila may experience na nakasali sa national pageant ng tatlong beses. Pero kasi yung kay Pauline naman, swerte kasi 'di ba, naipadala siya or nai-appoint siya para maging kandidata sa supranational at na-experience niya talaga yung international pageant. Hindi man to Miss Universe at least, 'di ba? At nag-first runner up siya sa supranational. So malaking advantage 'yon. Malaking ano yon kay ano kay Pauline, magandang experience. Eh yung kay ano talaga kay Vina talaga totally wala. Wala ka talagang pununtahan. Yung kumbaga diyan na lang, parang tapos na ang journey sa pageant. Kumbaga ako kasi parang masasabi ko na parehas silang nag-try, nag-hope na baka makasungkit nila yung corona, nag-try na para maipadala sa Miss Universe. So yon. So wala namang masama doon kasi pangarap nila yon at talagang ilalaban nila yung pangarap nila. Ang importante dito, inilaban nila yung pangarap nila hanggang sa abot ng kanilang makakaya, hanggang sa huli. Kasi mas mahirap naman kung hindi mo tinry sa ikatlong pagkakataon, eh mali mo naman pala, eh bigla kang mapadala. So yung regret, yung kumbaga yung parang mga what if, at least na isip mo na itry uli, at least may sagot doon sa question mo na what if kung ipadala ako, what if kung manalo ako dito, di ba? So yon, ang kaso hindi nga nanalo, pero at least kumbaga job well done na, finish na, wala na tayong iisipin na gugulo pa sa isip natin in the future, walang regret, o di ba? So yon, so ako saludo naman ako kay Pauline saka kay Vina. Kasi talaga namang masasabi ko, phenomenal woman, masasabi ko na transformational leader, masasabi ko na ginawa naman nila yung makakaya nila. So yun, hindi lang talaga siguro talaga para sa kanila ang universe. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay talo sila. Ang ibig sabihin nito ay may mga girls lang na naka-destiny siguro sa bawat laban na sinasalihan nila. Merong plano ang Diyos. Katulad nga kay Pauline, naging supranational. Kay Vina, meron din niya in the future. Diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, magkaka-prototype ba si Brazil, si Thailand, at saka si Paraguay? To be honest, yes. Yes, magkakahawig sila na parang meron silang similarity sa isa't isa. So ako, para sa akin, natin special sa mga beauty nila. Kumbaga parang maganda sa maganda. Pero yung sasabihin mo ng more, sasabihin mo na, ay nako, ito na yon. So kailangan nila maging confident sa entablado ng Miss Universe para mapatunayan nila sa sarili nila na kaya nila. Ako, para sa akin kasi si Vina, ang kulang sa kanya yung confident level na makikita mo na parang napaka-strongest. Kasi nakita ko sa Miss Universe, hindi siya ganon. Sa Miss Universe dito, Thailand, hindi naman siya ganon ka-strongest. Hindi siya ganon ka-confident. Hindi katulad ni Catriona talaga na kumpiyansa siya bago siya sumali dito sa Miss Universe, sa Binibining Pilipinas noon. Eh, talagang kinompose niya na yung sarili niya to become a Miss Universe, di ba? Kasi yung strongest, ano kasi, personality, napaka-importante, no? Sa kayong pagiging bubbly. Si Antonia kasi, parang nararamdaman ko, marami siyang holdback. Nag-holdback siya lagi sa sarili niya na parang hindi mo malaman tuloy kung mananalo ba siya o hindi. Pero pagdating naman sa laro, marunong naman makipaglaro. At nakita naman natin yung sa Miss Universe Thailand na talagang sinadsad naman niya yung sarili niya hanggang sa makuha niya yung corona. And sinuwerte kasi siya yung nanalo. Pero kasi tulad nga na sinabi ko, kung ganito pa rin yung ano niya, atake niya sa Miss Universe, I think hindi niya makukuha ang Miss Universe crown. So kailangan niya maging strong, maging ano talaga, yung alam mo yun, yung parang
matigas. Kapag naglaano siya, dumaan siya sa harapan mo, masasabi mo, wow, she's a Miss Universe. Ganon. Hindi yung, wow, she's Antonia. Diba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, mga pambato ng Indonesia, Philippines, at saka Thailand, bumalik kaya sa semifinals this year? To be honest, yes. Nakikita ko naman na yung pambato ng Miss Philippines, kayang pumasok uli sa semifinals. Ganon din si Miss Indonesia, si Miss Thailand, si Miss Indonesia medyo nag-aalinlangan ako sa kanya. Hindi ko nga alam kung makakalaban pa siya. Pero yung dalawang bansa, katulad ng Philippines at saka Thailand, I think malakas yung ano, kumpiyansa ko na kaya nilang pumasok sa semifinal sa Miss Universe, 'di ba? Kasi makikita mo naman yung experience nila, saka yung kung gaano ba sila katatag doon sa national pageant na nilabanan nila. Pero si Miss Indonesia hindi ko pa nakikita at hindi ko naiisip na makakabalik na siya sa semifinals. For sure, si Philippines at si Thailand talagang makikipaglaro sa competition ngayong taon na to. At kung tatanungin mo naman ako kung sino ang malakas sa Asia, I think malakas sa Asia, si Philippines pa rin kasi yung authentic ng kanyang ano, advocacy, yung pagiging power ng kanyang advocacy, eh yun yung doon ako tumitingin, yung kay Michelle D. Yes, Michelle D, pagdating sa communication skills, hindi siya katulad ni Antonia, the way kung paano magsalita, pero naniniwala naman ako na kayang-kaya ni Michelle D na talunin pa rin ang ibang kandidata dito sa Miss Universe. Naniniwala ako kay Michelle D na kaya niyang ipasok ang Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe. Naniniwala ako na makakaabot si Michelle D hanggang sa dulo ng competition. Ang hindi ko nila nasisigurado kay Michelle D kung siya nga ba ang mananalo ngayong taon na to ng Miss Universe. Pero yung kumpiyansa ko sa pambato natin, why not? Bakit kayo mawawala ng pag-asa, di ba? So, yon. So, si Thailand at saka si Pilipinas nakikita kong strongest candidate pagdating sa Asia team. So, yon. Kayo ba guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At syempre, sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.